mga ka-taxpayer kong minamahal, naiintindihan ko ang inyong tighati. Okay, saksakan ho ng dami ang nag-lecture ngayon tungkol sa RR 7-2024 at RR 11-2024. Ano ho ba yan? So, karamihan ho ng lag-lecture, mga galing sa organisasyon ng mga CPAs, mga malalaking auditing firm, galing sa organisasyon ng mga lawyers, at galing ho sa DIR. Nalulungkot ho ako kasi bihira sa kanila ang nagdi-discuss ano ho ang benefits ng ease of paying taxes. Kasi ho, nagdulot ho ito ng malaking problem sa mga taxpayer. Kailan ko ba i-issue ang invoice? Kapag service ba ako, mag-i-issue ako agad ng invoice? Pwede ko bang i-delay ang pag-i-issue ng invoice? So, napakadami hong question. Ang una ko lang hong i-discuss sa inyo, yung kalituhan ng extension. Actually, wala namang extension nangyari. Sa totoo yan. Walang extension nangyari batay ho sa RR 7-2024 at RR 11-2024. Ipaliwanag ko lang ho. So, nagkaroon ho ng ease of paying taxes. Yan po yung Republic Act. Ito ho, ano? Natabunan eh. Republic Act 11976. Ease of paying taxes. So, tanungin mo sarili mo, sir. Nagkaroon ba talaga totohanan ng ease of paying taxes? Yun ang tanong. So, sa opinion ko, wala hong nangyaring ease of paying taxes. Ang dating sa akin eh, ease of collecting taxes ang nangyari. Okay? So, wala ko tayong magagawa. Batas ho yan eh. Pero sa aking opinion, na-violate ho yan yung constitutional right ng mga taxpayer, yung pong capacity to pay. Okay? So, discuss ko later on yung capacity to pay. Ito muna ang RR 7-2024. Doon sa 2024, ito po siya, galing ho yan sa BIR, binasa ko lang. So, available ho yan sa internet. So, inaatasan ho kayo na kahit hindi pa ho ninyo nakokolekta yung ibinenta ho ninyong goods, yung properties na binenta nyo, at yung services na na-rendered nyo, na-perform nyo, at yan po ay naging collectible. Ibig sabihin, ready for collection. Okay. So, kung ready for collection yan, makukolekta nyo yan after 180 days, after a year. Okay. So, kung makukolekta nyo yan after 180 days, after a year, sinasabi na mag-issue na kayo ng invoice. So, ano epekto ng pag-i-issue ng invoice? Whether nagbebenta kayo ng goods, ng properties, o ng services. Ang ibig lang hong sabihin dyan, number one, kung kayo yung seller, eh i-declare nyo na ho yung sales. Okay, kung babayaran kayo ng gobyerno natin dahil nag-contractor kayo sa isang local government unit, i-declare nyo na ho yun. So, kung 200 million ho, yung collectible ho ninyo at babayaran kayo sa susunod na taon, babayaran nyo na ho yung VAT niyan. For example, 24 million. Babayaran nyo na rin yung income tax niyan. For example, 35% o 70 million. So, maglalabas ho kayo ng 24 million plus 74 million para ho doon sa total ng VAT at ng income tax nyo. Ibig sabihin, sa taong ito, magbabayad kayo ng 94 million kahit hindi nyo pa nakokolekta yung 200 million nyo sa isang local government dahil may project kayo na gumawa ng building o gumawa ng road. Yun ho yung epekto. Okay? So, ang kaguluhan, hindi nang galing sa invoice, nang galing sa official receipt. Kasi ang daming tao ang nakikialam. So, sabi dito sa rule ng Bureau, ayan, sabi nila rito, hindi na pwedeng gamitin yung official receipt kasi yung official receipt ay kabilang na sa supplementary document. Okay, so, hindi na siya official receipt. Pinapayagan kayo na gamitin yung official receipt pero i-convert nyo yung official receipt. Pag sinabing i-convert, gagawin yung invoice.
So, paano kinukonvert? Sabi ng BIR, burahin ninyo, snowpick ninyo, o kaya mag-strike kayo ng line doon sa official receipt. At ilagay nyo, rubber stamp, the best. Para wala, hindi ho magkamali yung sumusulat, rubber stamp po ang the best dyan. Tatatakan ng VAT invoice. So, magagamit na yan as invoice. Binura nyo na nga yung official receipt eh. Therefore, invoice na siya. Ang siste, eh, pwede siyang gamitin hanggang December 31, 2024. So, maraming nag-ano. Eh, nagpagawa na kami. Sasabihin ko sana, nagpagupit. Nagpagawa na kami ng resibo eh. Galit na galit, ang gagalaite. Okay. So, hindi namin maubos yung resibo namin ginawa eh. Okay. Alam mo ninyo, mas maigi ho yung safety kesa sa convenience, kesa sa money. Ano yung ano eh, hierarchy, safety nyo ninyo. So, ang suggestion ko ho, magpagawa kayong invoice. Gamitin nyo na lang yung official receipt nyo. Hindi nyo kailangan pa-cancel yan as collection receipt. Itapon nyo na yung collection receipt nyo, itapon nyo na yung inyong acknowledgement receipt, itapon nyo na lahat. Official receipt na lang. So, identify na nila yung official receipt, naka-receive ka ng pera, pero hindi ka naka-receive. Hindi ka nag-declare ng sale. Naka-receive ka lang ng pera. Yan ang ibig sabihin nun. So, kahit saan galing yung pera mo, mag-OOR ka. Kasi not necessarily, nagkaroon ka ng sales. So, ang evidence ng sale is invoice or VAT invoice. Ang evidence ng collection of sale ay official receipt. Maliwanag po yan dito sa sinasabi ng DIR. Ang siste, walang gustong sumunod. Ayaw kong tumunod, sir. Sabi niya nun. O, sige, di ayaw mo sumunod. Wala naman tayong magagawa doon. Ang pagsunod kasi is personal na decision yan. So, ngayon, naglabas niya yun. Naglabas niya yun ng RR 1124. Lalong nagkagulo. Lalo pong nagkagulo. Eh, bakit siya nagkagulo? Eh, kasi wala na raw expiration yung official receipt. Di maganda. Wala na expiration kasi yung official receipt ho ninyo, hindi nyo gagamitin. O, tsika lang. Si Attorney Linus Galias. O, papakita ko lang sa inyo si Attorney Linus Galias. Isa po siyang tax lawyer. Again, Attorney Linus Galias, isa pong tax lawyer. So, kayo pong may mga problema sa tax, legal. Okay, magaling ho yan pagdating sa Court of Tax Appeals. Napakagaling. So, ini-involve ko ho siya. Sinabi ko sa kanya, maraming nagko-consult sa akin na naghanap ng tax lawyers. So, pwede ba, sir? Yung initial yung first time na gusto nilang mag-consult sa'yo, eh hindi naman nila kaya yung 50,000 na consultation fee mo. Pwede ba alang-alang sa pagtulong natin sa mga taxpayer na mahihirap, walang pera, at gusto kang makausap ng F2F? Ano yung F2F? Face-to-face. Pwede ba? Pwede lang na mag-discount ka sa kanila. Pumayag, sir. Pumayag si Attorney Linus. Okay. So, magkano discount nyo pag nakipag-usap kayo kay Attorney Linus dun sa initial. Nag-usap po kami, bibigyan daw ho kayo ng 90% discount. Ayan. 90%. So, meron lang ho yung dapat na mangyari. I-PM nyo siya na nakiki-F2F kayo sa kanya. Ayun. Yun yung number one. PM Attorney Linus. Ito ho yung picture niya. At ito ho yung PM niya. Ayan. Attorney Linus Galias. Okay. Ito siya. Yan. Ito ha. Nakikita nyo. So, i-PM nyo siya na gusto nyong makipag-set ng appointment. Pangalan niya again, Linus Galias sa Facebook. At banggitin nyo ang pangalan mo. Sabihin nyo, nirefer kayo ni Emelino,
Emelino, yan ang pangalan ko. T. Maestro CPA. Ganun lang susulat nyo at makakatanggap na kayo ng 90% commission. A commission, discount. Kay Attorney Linus. Of course, mag-usap kayo. Wala ho akong commission kay Attorney Linus. Now, balik ko tayo sa pinag-uusapan natin. So ngayon, naggumawa ngayon itong BIR ng 11-2024. Kung mapapansin ho yan, napakasimple. Meron daw kayong pwede, sabi kasi rito, may. Ayun, no? In-underline na, tapos binold pa. Pwede nyo namang i-convert lahat. Ayun, sinabi, oh. I-convert mo lahat. Ano yung i-convert mo? Yung official receipt mo, yung billing statement mo, yan, no? Yan, billing statement, statement of account, statement of charges, billing invoice, into billing invoice. Yan, co-convert nyo raw, pati official receipt nyo. Paano convert? Ayun, no? I-slash mong ganon, di ba? Slash mo lang ng slash. Okay, katulad nito, billing statement, slash din, i-slash mo. Pwede mo nang gamitin. Pwede mo nang i-consume. Kasi naging invoice na siya. Okay? Ngayon, ano epekto niyan sa mga taxpayer? Pag slash kayo ng slash. Ang ibig lang kong sabihin niyan, pag in-slash niyo yung billing, ulitin natin ha, yung billing statement, statement of account, statement of charges, ang ibig lang sabihin ng BIR kung bakit yan pina-i-slash sa inyo, ayaw na nilang paggamit sa inyo. Ngayon, pwede ho kayong kasuhan ng failure to obey, failure to issue invoice kapag nag-issue kayo ng billing statement. Failure to issue invoice pag nag-issue kayo ng statement of account. Failure to issue invoice kapag nag-issue kayo ng statement of charges. Yun ho ang ibig sabihin. Okay? So, ibig sabihin, wag ho kayong gumamit na. Yun ang pinai-stop sa inyo. Stop nyo na ang billing statement, stop nyo na ang statement of account, stop nyo na ang statement of charges. Bakit? Kasi ayon ho sa batas natin, yung kabilang party, kailangan nilang i-accrue yung kanilang purchases. Kailangan nilang i-accrue yung kanilang VAT input. So, hindi nila pwedeng i-accrue yung kanilang VAT input kung wala kayong inisyong VAT invoice. So, maliwanag ho, yung statement na to, hindi ho kayo pinagbabawalan mag-issue. Ang sinasabi lang ho dito, pag nag-issue ka, may penalty. So, tatlong sunod na pag-i-issue, pwede ho kayong issuean ng subpoena duces tecum or mag-file sila ng criminal charges sa inyo sa Department of Justice for failure to issue invoice. So, ang ease of paying taxes, basta pinag-uusapan ay invoice, medyo questionable sa akin po at kailangan ho itong dalhin sa korte para i-challenge ho natin kung na-violate yung constitutional right ng mga taxpayer. Okay? So, dahil dyan, again, pwede ho ninyong kontakin si Attorney Linus Galias. Attorney Linus. Tanog-tawag ko sa kanya, Linus eh. So, yun lang po. So, yung susunod nating discussion is about, ayan, ARR. Sir, napaka-importante yung ARR kasi yung snake magiging butiki kapag meron kayong ARR. So with that, peace and happiness be with you for life. See you later, mga ka-taxpayer kong minamahal.